papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid kay Kristo, sa araw na ito ay ating ginugunita si San Agustin, obispo at pantas ng simbahan. Aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa iyong sambayanan ang panibagong bugso ng Espiritu na pumuspos kay San Agustin. Malubos nawa sa amin ang pananahan ng Espiritu upang ikaw na batis ng karunungan ay magbunsod ng aming pananabik at ikaw na bukal ng buhay ay aming masaliksik sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, iniuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na layuan ang mga tamad at ayaw mamuhay ayon sa mga tagubilin namin sa inyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa namin kayo, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakainin ang sinumang ayaw gumawa. Ang Panginoon na bukal ng kapayapaan, ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Naway sumainyo lahat ang Panginoon. Akong si Pablo ang sumulat ng pagbating ito. Binabati ko kayo. Ito ang aking lagda sa lahat ng sulat ko. Ganito ako sumulat.
Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya nagkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod sa taong may takot sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama, ang sumunod sa anak niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga aba ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mapag-imbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapo ng gulaying walang halaga, ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahalagang aral sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyong kaligtaang gawin ang iba. Ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyang-ganyang kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti kayo. Ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga puntod sa mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas,
at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Alin po ba ang higit na mas mahalaga, ang magpakitang tao o maging totoong tao? Muling tinuligsa ni Jesus ang mga eskriba at mga pariseyo para sa kanila, mas mahalaga kung ano ang tingin ng tao sa kanila at hindi kung ano ang tingin ng Diyos para sa kanila. Nakatutok sila kung paano papurihan at parangalan ng tao, samantalang kulang at kapos sa pakikipagkapwa-tao. Kaya nga ang sabi ng ating mahal na poong Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo, ang katulad nila'y mga libingang pinaputi, magaganda ang labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan. Ang ibig sabihin nito, mahalaga para sa kanila na walang maging kapintasan sa paningin ng tao. Kaya naman kung inyong mapapansin, magagarbo lagi ang kanilang pananamit. Subalit kung gaano kalinis ang kanilang kasuotan, ay kabaligtaran naman ito ng kanilang mga puso, sapagkat ang kanilang puso nabubulok sa karumihan. Dahil madalas, pakitang tao lamang ang kanilang kinikilos. Sila ay nagdadasal ng malakas at napakahaba upang sila ay magbukang banal sa paningin ng mga tao. Subalit ganun-ganun na lamang kung paano nila alipustahin at hamakin ang mga hintil. Tunay ngang napakaganda ng kanilang itinuturo. Kaya ayon kay Jesus Nazareno mismo, nabanggit ko ito kahapon, lagi niyang sinasabi sa mga apostol at alagad, pakinggan ninyo at sundin ang kanilang aral, ngunit huwag ang kanilang mga gawa. Sapagkat magkasalungat ang sinasabi ng bibig sa ginagawa ng kanilang mga kamay. Naniniwala sila lang ang maliligtas dahil sila lamang ang bukod-tanging bayang pinili ng Diyos at para sa kanila walang puwang ang kaligtasan para sa ibang tao. Kaya naman sila ay punong-puno ng pagmamalaki sa kanilang puso. Pagmasdan ninyo, mula sa 10 utos ng Diyos ay gumawa sila sa mahigit 600 pang maliliit na utos. Subalit sa katotohanan ay hindi nila sinusunod ang mga ito at kadalasan ang pag-uugali nila sa lungat mismo sa mga utos na ikanilang ipinapangaral. Kaya nga ang paalala po sa atin ng ating poong Jesus Nazareno, mas higit na mahalaga ang laman ng puso kaysa laman ng ating panlabas na kaanyuan. Mas mahalaga ang espiritu ng batas kaysa sa batas ng mga letra. Dahil ang espiritu ng batas ay ang pag-ibig at pagmamalasakit, samantalang ang mga letra ng batas ay pawang mga alituntunin lamang. Tulad po ni San Agustin
na ating ipinagdiriwang sa araw na ito, napagtanto niya na ang mas mahalaga kayamanan ng puso. Sa kanyang lumang buhay, punong-puno siya ng ambisyon at kalayawan sa buhay na pabilang sa mga taong hindi maganda ang impluwensya, makasalanan, nakisama sa mga babae hanggang sa dumating ang punto na siya ay nagbagong buhay sa tulong na lang ng panalangin ng kaniyang ina na si Santa Monica na ating ipinagdiwang kahapon para sa kaniyang kapistahan. Kagaya mismo ng sinabi ni San Agustin ng Hippo, ginawa mo kami para sa iyong sarili o Panginoon at ang aming puso ay hindi mapakali hanggang sa sila ay mapahinga sa iyo. Our hearts are restless until it rests in you. Tunay nga pong ang puso at kaluluwa natin ay hindi mapapakali. Ito ay maliligaw kung ang laman nito ay puro pagkukunwari at pakitang tao lamang. Piliin po natin ang magpakatotoo. Piliin natin ang Diyos. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Minamahal kong mga kapatid, hilingin po natin sa Panginoon na tuluan tayong maging tapat sa ating mga kilos sa bawat panalangin ang itutugon. Panginoon, basahin mo ang aming puso at tugunin mo kami. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Sa ating buhay bilang bayan ng Diyos, naway matugunan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating tapat na pagsaksi. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Atin nawang maiwasan gumawa ng mga bagay dahil lamang sa ating pagnanasang tumulad sa karamihan o dahil sa ating pagkukunwari. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga nawala ng pag-asa dahil sa ating masamang pakikitungo at pag-uugali, naway manumbalik sa pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga may sakit, naway makita ang mapagpagaling na kamay ng Diyos sa kanilang mga dinaranas na mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga yumao sa buhay na ito, naway tanggapin sa walang hanggang kalwalhatian. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kamag-anak at kapamilya nating may sakit at may malubhang karamdaman, gayon din ang mga taong nagugutom at walang makain. Naway ingatan, basbasan, at pagpalain silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ama, tulungan mo kaming sambahin ka ng may katapatan sa aming puso
at makalapit kami sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po. Kung tinapay at alak na mula sa'yo, muling ihahain sa kabutihan mo, uhunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ang puso, pasasalamat ng puso. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa pagtubos ng iyong anak sa amin, maihain nawa ngayong gunigunita si San Agustin ang pakikinabang sa matapat na pagsasama sa panandang ito ng pag-ibig at pagkakaisa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Agustin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa ng sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawak kaniya ang tinapay, kinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Tumayo na po tayo. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin. Di ko maabot, karunungan mong angkin. Siniyasat mo ako at alam ang aking puso, walang maililim sa'yo sa aking gawa. Di ko pa binabanggit iyong naitong batid. Sa'yo anumang isip ko'y di lingit. Alam kong nasa tabi kita, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin. Di ko maabot karunungan mong angkin. Sa August 29, 2024, Huwebes, pagunita sa pagpapakasakit ni San Juan Bautista, ang tagapagbinyag. Magkakaroon po tayo ng pagninilay sa buhay ni San Juan Bautista sa ganap na ikatatlo ng hapon na gaganapin sa loob ng simbahan. At ang ating maringal na misa ay sa ganap na ikalima ng hapon na pamumunuan ng ating rector at cura paroko, Reverend Father June Sescon. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa hapag ni Kristo ay magpabanal nawa sa amin upang kaming mga kaanib niyang tumatanggap sa Kaniya ay maging talagang siya sa pamamagitan din niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagbabasbas, mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw
ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, hinihinto ka namin, paral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.